malamig, pabalutan natin ng plastic para okay na siya. Tara, samahan nyo ako. Balik tayo ng mga parts nun. Ito naman, bago natin panda rin, iti-check muna natin yung resistant nito. Ito yung wire niya. Ito yung supply niya papunta doon sa loob. Iti-check natin to kung may resistant ba. Kaya tara, tingnan natin. Yan. Nalagay na natin sa resistance. Ang gagawin natin, iti-test natin itong isang wire. Yung isang wire ando na sa kabilang test plug. Kaya iti-check natin kung may magbabasa ba siya dito. Yan. Ibig sabihin, may problema ang ano natin, winding. Yung control dun sa loob. Kasi wala siyang resistance. Oh. Nakita nyo naman, di ba? Zero. Kaya, tingnan muna natin yung thermostat doon. Mag-reset tayo or mag-adjust tayo ng thermostat sa ilalim. Ayun o, yung thermostat niya. Baka siguro nag-loose contact lang yan. Tapos, test tayo ulit kung mayroon pa rin. Wala pa rin siya. Ibig sabihin, baka may problema yung thermostat. Kaya ang gagawin natin, i-direct siya. I-direct natin yung dalawang wire dun sa thermostat. Hindi na tayo gagamit muna ng thermostat. I-check muna natin kung magkakaroon ba tayo ng resistance dito kung i-direct natin. Kaya tara, samahan nyo ako. Ito na yung wire sa thermostat sa dalawa dun, oh, sa ilalim. Pinakita yun dito, tinanggal natin yan dito. Ang gagawin natin, ito, pagdikitin natin itong dalawa. Okay? Kaya, tingnan nyo kung paano ko siya gagawin. Ayan. Ganito ko siya ginawa para magka-series siya. Parang supply dito, pupunta rin dito. Yan o. Tingnan nyo ha. Tapos, tingnan din natin itong ginawa natin dito. Ito. Ititester natin to ulit kung may resistance ba siya. Kung may resistance siya, ibig sabihin problema yung thermostat natin doon sa loob. Ayan, nakita niyo naman, 'di ba? Yan oh, may resistance siya. Ibig sabihin may problema yung thermostat doon. Magpapalit tayo o iano natin, i-calibrate lang. Pero i-check pa rin natin. Pero bago natin anuhin yan, panda rin muna natin kung okay ba ang system natin. Kaya, manood na lang kayo kung paano natin gagawin. Okay, nailagay ko na sa outlet yung wire niya. Pero yung dito, nilagyan ko na siyang tape. Baka kasi hindi natin maiwasan. Baka biglang dumikit sa bakal, mag-i-spark siya. Kaya ganito, tapos maglagay tayo ng amperahe. Kukunan natin siya ng amperahe. Okay? Kaya start natin to kung okay ba ang system. Pindutin lang natin to, tapos tingnan. Ayun, no? Gumagana yung compressor, tapos yung yun yung amperahin niya ngayon, oh. Kaya ang titingnan natin ngayon, gagawin, obserbahan muna natin kung okay ba yung system niya, kung mag-iilo ba siya doon. Kaya tingnan natin. Pagpasensya nyo na maingay yung background. Maandar yung air compressor doon. Yan, oh. Basta 3 to 5 minutes lang tayo, mag-ano na yan, magkakaroon na yung doon sa loob. Antay lang tayo, guys. Kaya pag umuukay na siya doon, titingnan natin yung thermostat doon. I-calibrate natin doon o baka wala na siyang ano, wala na siyang contact. Pag hindi na natin maayos, pabili tayo ng bago.
Yan, pwede na natin to i-check yung ano, yung loob nito kung okay na ba lahat. Kasi naka 5 minutes na tayo. Kaya tara, tingnan natin. Yan oh. Kita niyo naman yan oh. Oh. Nagigilo na siya oh. Yung loob niya oh. Maganda yung system natin ito. Ang problema lang yung thermostat. Kaya okay. Patayin na natin. Gawin muna natin yung thermostat. I-check natin. Kaya off muna natin ito. Ito na yung thermostat niya guys oh. Sa tinanggal natin din sa loob. Kaya ang gagawin ko dito, ito yung tornilyo niya. Ihigpitan ko siya ng konti. Di ba wala naman tayong resistance nakikita doon. Nahihigpitan ko na yan siya. Kaya ang gagawin natin, iti-tester kung may resistance ba. Kung magkakaroon ba siya ng resistance. Kaya tingin lang tayo guys ha, kung magkakaroon ba. Mahirap mag... Yon. Ibig sabihin guys, okay na siya. Di ba? Pinihit ko na lang yung ano, yung tornilyo niya doon. Kaya pwede na natin 'to siyang ano. Pwede na natin 'to siyang i-testing ulit. Okay? Okay guys, naibalik na natin 'to sa original oh. You know, yung thermostat niya, yung connection na tinanggal natin doon sa loob, di ba wala na siya. Kaya ang gagawin natin ulit, yung unang-unang ginawa natin na nag-trace tayo yung sa wire niya, kung mayroon ba siyang resistance. Okay, tingnan nyo to ha, kung magbabasa ba siya. Kung magbabasa siya, ibig sabihin okay na yung pagka-calibrate natin ng thermostat. Basta yung isa andito na ha, tingnan nyo dyan. Oh, di ba? Okay, okay, okay. Nagkakaroon na siya ng resistance. Ibig sabihin, success yung pagka-calibrate natin ng ano, ng thermostat. Kaya, pwede natin ito testing ulit. Tingnan natin. Pag bumuki na siya, success na guys ha. Success. Yan ay balik na natin sa ano, saksakan. Kaya, ang gagawin natin, banda rin. Oh, di ba? Kumandar siya, guys. Ibig sabihin, okay yung thermostat na pinagkano natin. Kinalibrate lang natin ng konti. Na loose contact lang siya. Success, guys, success. Nakita niyo man nung walang thermostat, malamig na siya, di ba? Ang ano lang natin, nag-direct tayo ngayon ng una. Ngayon, ginamitan na binalik na natin sa original na may thermostat. Kasi ayaw umandar na walang thermostat tapos nag-direct tayo, okay yung system, okay lahat pero walang thermostat. Pero ngayon may thermostat na, umandar na siya, wala nang problema. Okay, thermostat lang problema natin guys ha, pero okay na ngayon. Kaya don't forget to subscribe my channel and click the bell para updated pa rin kayo sa mga susunod na video. Thank you guys, thanks for watching. Suchend nach all dem, was du wirklich willst. Oh komm, ich zeig's dir. Lass alles liegen.